Alright, so what's up mga kaibigan, no? So, panibagong vlog na naman tayo. Andun si Marites Yaon. Andun naman yung legend na Karumata. Yung bagong gawa pala to. So, yung legend na Karumata, andun sa kabila. So, andyan yung mga aking panggatong uyo. Andyan yung aking lulupasan. Yung mga may balat pang nyog. At saka andun yung bunot. So ito yung mga nabilang na nalupasan na. Yan na yung nyog. So yan yung tatapan. Bibiyakin na tulad nito. Tapos yun ay tatapan pa at medyo hilaw. Tapos yung nakasako ay luto na. Tapos andun yung bao, yung pinagbalatan. Yan. So sineseparate kasi yan. So buhay kopra! At andun yung ulingan namin, tago. Yan, tago. Naguling ako kanina. Yung mga bao na yun, inuling ko yun. So sinilaban sa mga nakakaalam ano na paano magsilab. So andito ako sa tapahan at tanghali ano, alauna itong araw na to. So andito yung aming balunasan. At babanat muna ako magbalunas. So itirahin ko yung konting natira. Mamaya na ako magpapahila kasi si Marites ay gutom pa at saka mainit pa. Tirik na tirik yung araw. So dito ako pepeso siguro. Yan, medyo dito banda malilom. Tirahin ko muna to, kumbaga ilulupasan ko. Tapos para maisalang mga 2,000 na buo ang kuan ano, sasalang namin. So ito ay 1-1 na yan. Yung balat na balatan na yan. Ito ay tatanggalin ko para hindi matabunan. Tapos tutukuran natin ito. Ito nga pala yung ano, uling ko. So para may ibigay din tayo sa may-ari. Naguling din ako, no. At tutukuran ko yan dito para paghagis ko ng bunot ay hindi tatama. Yun, ayos. Para paghagis ko ng bunot dito, kulang pa, bigyan pa natin ng isa. Yan, shout out nga pala no sa mga nagkukopra no. Ayos na yan. Ayos. Hindi na muna ako magpapakita ng mukha. Kikita nyo naman ako palagi yung mga solid subscriber natin. So, may tanong lang ako. Kasi, bakit ang mahal-mahal ng langis, eh ang mura-mura ng, kung ano, ang mura-mura ng kopra. So, ang mura ng presyo ng kopra, pero ang mahal-mahal ng langis. So ito yan, sineseparate yan. Ito yung aming pantanggal ano, yung duklatan. So yan, sineseparate yan, tatanggalin yan sa bao. So yan, ganito dapat yung luto. Yung iba hilaw yan, di pwede sa may-ari mga hilaw. Ayan, sisigaan pa si Idol, shout out sa Total. Nagdabiyahin na naman ng crude at gasolina. So ito, problema namin mga magkukopra. Yan, so magpapakita na pala ako ng mukha. Kasi, pasimikalbo tayo. May tanong ako kasi dun sa mga ko natin, ano, bakit mababa pa rin yung presyo ng lukad? Bakit hindi tumataas? Yung presyo sa amin ay parang naglalaro sa 15 hanggang 17 lang, no. So nung nakaraan parang 14 inihap hanggang 15, tapos 15 inihap. So sa iba kasi ang kani ang bentahan. Sa iba ay merong 17, may 16. Tapos dun sa may-ari namin kasi itong kinukopra namin ay kuan lang ano, tenant lang kami. So kinukopra lang namin. Tapos salamat nga kami kasi hatian na yung pinakang kuan eh, hatian sa paglukad.
Tapos dati kasi tersya 60-40. So mga 2 years na yung nakalipas o parang ganun. Bali parang 43 mga 43 years na andito si tatay na tersya 60 by 40 ang labanan. So 40% lang sa amin. And ngayon maganda naman at hatian na. Kumbaga eh maganda yung labanan. So ang kwan lang, ang problema lang namin mga magkukopra, yung pinakang presyo ng lukad, bakit hindi tumataas pero ang mahal ng langis. Yun yung isang tinatanong din ng mga kaibigan nating magkukopra, no? Yun yung mga pinag-uusapan ng mga kaibigan nating magkukopra. So ang tanong nila, bakit hindi tumataas, hindi malang ginagawang 25 per kilo or hanggang 30 per kilo. So dati kasi mataas naman yung presyo, parang natikman namin ay parang 30 to 32 yung presyo ng kopra. So mabilis lang din bumaba nung time na yon, naka parang isang beses lang kami nakatikim. So sana makarating ito sa ating namamahala, ano, sa ating nakakataas na sana tumaas yung kung ano presyo ng lukad, para naman medyo mga magsasaka tulad namin magkukopra ay umangat-angat naman yung pag kumbaga ay ganahan yung pinakang presyo para maka kahit pa paano ay medyo may makaipon din ng konti at makapagtabi, kasi konti lang din naman yung kaunti lang din naman yung nakukuha namin dito siyempre. Bago pa makapagkuhan eh puro kurba na. Kumbaga nakakautang na sa mga ibang tindahan, yung mga bigas o something. Kasi hindi ganun kalaki. Mag-ati-ati kami. Shout out kay Ate Bilma. Ayun yung asawa ng kuya ko na maglulupas. So sakto, maglulupas kami dalawa. Yun lang sana tumaas yung presyo ng lukad para naman medyo ganahan yung mga magkukupra, yung mga magsasaka natin tulad namin na mababa ang presyo ng lukad. Sana tumaas para naman medyo makabawi-bawi, kasi hindi talo sa pagod, kasi kumbaga hindi biro magkupra eh, kung talagang gagawin mo. Hindi ganoon kadali magkopra. Maraming proseso kasi susungkitin. Yung sungkit nga pala inuupa namin. Ang upa namin dito ay medyo nakakakwant nga eh, kasi sa iba piso na per buo, yung isang buong nyog yung ganoon, piso na ang labanan. Sa iba ay medyo napapakiusapan lang namin, parang 50 pesos sa 100 piraso. So yung iba kasi piso na talaga yung kuanay, yung presyuhan pag sa mga manunungkit. Ako naman kasi kaya ko naman manungkit, yung mabababa lang, ay yung mabababa na nyog. Eh, medyo may matataas na kasi yung nyog dito, mga layugan na, medyo maedad na. Yung iba ay parang nasa 8 years na yung edad. 70 to 80 years na yung iba, kaya matataas na. So yung iba naman, kaya ko naman yung mabababa lang. Mga takaran kumbaga, hindi naman kasi ako veterano na manunungkit talaga. So kaya inuupa namin yung pagsungkit, doon kami nalalakyan. Kumbaga sabi natin kung 10,000 na buo, so may 5,000 kaagad yung manunungkit. Ganun ka kuan ano. Kumbaga lugi kaagad kami doon sa partidahan na yun. So kaya doon kami nalalakyan. So yung iba naman, ako naman sumusungkit yung mga mababa. Kaya medyo nakakaminos, pero siyempre kasama sa package yun eh, sa package ng manunungkit. Kaya minsan hindi ko na rin sila na rin talaga ng manunungkit, di ba? So yun lang, sana tumaas yung presyo. Yun lang naman ang hiling namin mga magkukopra, tumaas yung presyo ng lukad. Sana maging 25 pataas yung kilo para naman kumbaga hindi talo sa pagod, tsaka dugo pawis yung inaalay namin dito para
kung ano, makakapag-copra. Yun lang, yun lang. Ingat kayo palagi. Ride safe sa lahat. God bless, shout out sa lahat ng mga farmers magko-copra. Shout out po sa inyo lahat. Bye-bye.